Gandang umaga mga kakamay Kolokoy kaalaman, no? O kamay kaalaman ng Kolokoy. Nilo Kaingat TV po, no? So as usual, kasama po natin ang gunting at ang bimpo na ito, no? Alam, ibig sabihin yan, mag-harvest po tayo ng isa sa mga pagkain ng alaga kong rabbit, no? At yan po ay ang dahon ng papaya. Yan. So nagunting na po natin mga yan, no? Na-harvest na po natin. Ito lang ginugunting ko sila. Yan, ginugunting ko pong ganyan, no? At nilagay ko na sa aking lalagyan. Kaya ang mga papaya po dito ay na-harvest na, no? Pero hindi ko mo sinabi ko na pagpapakain ako ng papaya sa aking rabbit ay magpapakain na rin kayo, no? Kasi hindi ko pa rin alam kung ano ang epekto ng papaya. Pero so far, sa pag-research ko sa net, no? Wala namang masamang epektong sinasabi, no? Or yung mga research, no? O halimbawa, mga thesis o pag-aaral na ginawa ng mga pagpakain ay wala naman silang nasabing masamang epekto. Kaya pinapakain ko ang dahon ng papaya sa mga alaga kong rabbit. Kaya po na-harvest sila. Ito, lalaking papaya po ito. Pero ito, babae siya. Yan. May bulaklak na po. Magbubunga na yan. No? Magbubunga na po siya. Kaya lang, mas kailangan ko po yung dahon. No? So, ako, pinapakain ko yung papaya sa mga alaga kong rabbit at wala naman akong nakikitang masamang epekto. Kaya, pinapakain ko sa alaga kong rabbit. Kasi isang alternatibo upang mabawasan ng pagbili natin ng feeds, no? At bukod dyan, alternatibong pagkain kasi organic pa ito, no? Isa itong dahon, no? Isang dahon kaya mahusay sa alaga nating rabbit. Ayan po yung mga fresh na dahon ng papaya, no? Pero kahit fresh yan, sinyak ko pa rin isa-isa yan para maiwasan na merong makuhang mga peligro sa rabbit. Kagaya ng mga sinabi ko lang paulit-ulit, yung higad at piris, no? So, makikita natin mga yun, balikan natin dito mga karabit, no? Yung sa mga dahon, sa dahon ng saging, madalas marami. Ayan. Yan po. Kaya kinain nila. Oh. Ayan, malabong camera po natin, no? Pero, ayan, piris po yan. Ayan, no? Mga uod po yan, kinain nila dito. At minsan nangingitlog pa sila dito sa diyan. Kaya peligrong makain ng alaga nating rabbit ay maiisip ito kung gumagalaw-galaw. Kaya kailangan linisin. Kaya kung malinis ang pinapakain na rabbit sa rabbit, no? Na dahon o anumang forages. Yan po ang practice natin. Kiluhin po natin ang samahan niyo po ako, no? Para makilo itong mga mulberry na harvest na yan po. Kahit itong resonin natin kasi wala na akong ma-harvest na mulberry. Ayan po, parang naging driftwood na lang ang mulberry ko. Ayan, parang driftwood na lang po. So ito na lang pong papaya ang alternative na ipapakain natin. So ayan po, no, kiluhin natin. Tinatikilos po itong timbangan at ito yung harvest ko na dahon ng papaya. Yun, nasa 2 kilos po, no. May good 2 kilos, kaso may timbang po kasi itong plastic nito. So, pagpalagay na lang natin po na 2 kilos. Pag nabidin po sila dito, kukuha po po ako ng dahon ng papaya. Kapakain natin. So, as usual po, ang madalas kong sinasakripisyo sa sample na pagpapakain ng mga forages na dito sa aking rabbit ay rabbitan na yung mga may FG blood po natin. Eh. Nag-aagawan po sila. Nagagawan po nga po sila, pinapaspas po natin para merong, kung may makalusot, no? Double check pa rin natin. Hindi ko mo sinyak na nating nauna. Pasado na yon, no? Pero press naman to, eh. Wala akong nakikitang problema. Ayan, paspas lang po natin. Ito yung extra kong lalagyan ng pagpasyong kinukuha ko, super pasyong, ito yung ginagamit ko ang timba. No? Pero pag dahon ito, ayan. Ayan po, so busog na naman nito ang mga alaga o rabbit. Pag naubos to, kuha pa po tayo ulit. Yan po, no? Kumakain po ang mga alaga po ng ating rabbit. Isa pong alternative po yan
sa backyard po natin, no. Tipid tayo sa feeds. Katunayan eh, hindi pa ako bumibili ng feeds, no. Mga simula nung Lunes, no. Puro dahon lang ang pinapakain ko, dahon, grass, no, na makikita sa aking paligid, kaya nakalaki, napakalaking tipid po sa aking backyard habitat na po. Oh, gustong-gusto po ng ating alagang mga may Flevis giant blood na rabbit. Nag-aabang na po yung iba na nagsiselos, no. Kadalasan talaga sa rabbitan merong favoritism, no, kagaya po nito. Oh, ayan, oh. Kahit sa animal may favoritism, eh. Kahit sa pamilya merong favoritism. Kaya ito, tingnan niyo po, oh. Sila may plastic mating, no. Plastic mating. Kasi giant sila, hindi pwedeng hindi sila magkaroon ng plastic mating sapagkat magsusugat ang paa nila pagka umapak sa steel no? Sa steel na ito, no? Sa steel, ano ba, mating, no? Yung flooring niya steel, ay delikado ang paa niya, magkakaroon po na sugat na tinatawag na sore hacks. Kaya special treatment talaga, no, ang mga FG natin, no. Tingnan mo naman yung paa nila, ang bigat niyan eh, 5 kilo, no. So dala niya yung 5 kilo na bigat, kaya kawawa ang rabbit. Kaya pero dito dahil local ni Osiral lang, kaya lang kung ang itsura ng kulungan nila, no. Walang plastic mating. O sige, kayo naman ang susunod na kakain, mga kulokoy na rabbit. Ayan, nagmamadali na po sila pag nakita na nila. Okay, kayo na naman mga kakulokoy na rabbit. Sige, bigyan natin yung kulokoy. Oops, meron po akong nakita. Ayan, ito. Baka may ano dito, may gagamba. So, kunin po natin yan, putulin natin. Baka peligro. Hindi naman sa ano ba, mas mausay na po yung nag-iingat, no. Kaya paspas lang natin yan. Paspas natin. Oh, dito. Yun. Meron na dun. Oh, ayun. Okay. Oh, dito kayo. Ito, dito. Ayan, oh. Oh, ayan. Kumakain na po sila, no. So, maganda pong alternatibo sa grass ang papaya, no. Kasi shade mas sila sa yung rabbitan, napapakain pa ang dahon. Tingnan pong kumain, no. Oh, kagana po nilang kumain. Ayan, no. Ganadong kumain ang dalawa nating local New Zealand, no. Yan nakaganda pag local, eh. Sana isa klima ng Pinas natin, kasi domesticated na dito. Kaya hindi sila basta-basta tatamlan sa heat stress or heat stroke, no. Kumbaga naging gamay na nila, no. Sana na sinasama init na panahon, no. Mag-utak ito, kinuha niya yung down para sulo niya. Nasanay na po sila sa klima sa Pinas, kaya hindi na matibay na po sila, no, sa klima natin. Paspas po natin kanya. Nakaubos na yun dito, yung mga Flemis, no. So, kinuha nila, mag-utak sila, eh. Kukunin nila yung dahon ng papaya, no. So, nakahiga pa yung isang gits na wala pa pong 2 months ito, no. Nasa 44 days pa lang po itong gits na yan. 44 days pa lang po siya. Tingnan niyo po kumain, no. Talagang kinuha nila, eh. Ayan po ang kagandaan. Pag nagpapakain tayo, huwag mong ilalagay lahat, no. Kasi pag nilagay mo lahat, ay lalaroin lang nila, tapos hihilain, malalaglag lang sa dyan sa sahig, no? Magsasalawakan sila, tapos hindi na naman nakakainin. Pero kung sakto lang yung binigay mo, yun, oh. Ayun, oh. Talagang matatakam silang kumain, no. So yan po ang mga tips ko sa pag-aalaga ng rabbit. Kailangan na huwag ilalagay lahat ang mga forages o grass, no, kasi magsasalawahan sila, no, yung parang takaw mata lang, no. Kukunin yung pagkain tapos iiwan lang sa flooring, no. Kaya dapat saktong dami lang, no, tapos balikan mo lang kagaya naubos, lagyan ko uli, no. Yan, lagyan mo po natin uli. Mamaya naman yung ibang mga rabbit, marami pa namang pagkain dito sa ating backyard, no. Meron pa sa harap ng mga papaya. Kaya pero mabubusog din yan, no. Mabubusog din naman po sila kasi
alam naman ng rabbit ang kapasidad nila. So magandang araw po. Salamat po sa panonood sa aking mga videos, no? Huwag kalimutan po i-hit ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos.